Idol, ako po yung humingi ng tulong po sa inyo. Nasa abroad po yung asawa ko. Nasa Qatar po. Isa po siyang OFW. Nakuma po siya, sir. Nasa ICU siya, sir. Kahit sa uling sandali lang man, sir, magkita ko siya. Na-declare na daw po si Ma'am Alona as brain dead. Okay. So, naka-ventilator na lang po. Kahapon din po na-relay namin dun sa FRA Secretary. Nagpunta po siya doon sa embassy natin kahapon po, Linggo. Pati din po sa ospital. Okay. Admin Arnel, pwede ho kaya makapunta itong asawa? Makita man lang niya doon? Mas madali kung siya na yung iuwi natin. Pero ano pa rin, let's explore all possibilities. Yes, sir. Bigay niyo sa akin yung pangalan at kung sino yung makukontak. We will try to arrange what is best. Either we bring them home kaagad, kasi mas mabilis yun eh. Sir Arnel, okay, thank you po ulit. Inyo, ha? Sir Chris, gagawin po ng team lahat po para po mapauwi po agad si Ma'am Alona. Opo, ma'am. Thank you very much po. Magandang araw po, Sir Christopher. Magandang araw din po, ma'am. Sino po ang mga kasama po ninyo na susundo po sa inyo pong asawa? Ito po yung nanay ko, tsaka yung panganay na kapatid ni Mrs. Velasco, tsaka pinsan ko po. Ngayong araw po na to ay dadala po muna namin kayo sa hotel para makapagpahinga. Bukas po ng maagang maaga ay susunduin po namin kayo. Dediretso po tayo sa airport. Yes, ma'am. Sir, Idol, maraming salamat po, Idol, dahil tinulungan niyo kami na mayuwi yung aking misis. Salamat po, Idol. Grabe po ang pasasalamat namin kay Sir kasi hindi niya po kami pinabayaan. Hanggang ngayon po, tinutulungan niya kami. Salamat, maraming salamat po at mayuwi na po ang aming kapatid. Una-una po, nakikiramay din po kami sa nangyari. Hayaan po ninyo, kami po ay tutulong po hanggang sa huli na mabigyan po natin na maayos po na burol at libingan po si nanay. Sir Christopher and Danay, dito po muna kayo mag-stay sa room po na ito. Yung dalawa naman po doon sa kabila para lahat po kayo maayos po na makapagpahinga. Sir Idol, maraming salamat po sir sa pag-assist nyo sa amin po dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Idol, kasi kayo lang po ang aming nilapitan at natulungan niyo po kami. Salamat po, Idol. Idol Rafi, nandito na tayo ngayon sa PSI building kung saan hinihintay na lang natin no, yung remains ni Ma'am Alona at kasama din natin ang agency, si Ma'am Mainsy. Si Ma'am Mainsy, magandang araw po. Magandang araw din po. Ano po ang assistance na maibibigay po natin dito sa family ni Ma'am Alona? Opo, magbibigay po tayo ng cash assistance tulong po sa pamilya po ni Ma'am Alona po. Magbibigay po tayo ng cash. Sir Chris, kamusta naman po ang agency po ni Ma'am Alona po? Okay naman po, ma'am. Sir, ito po yung bigay po ng Insana Agency tsaka po ng agency po natin doon sa Qatar po. Ayan po yung may abot po namin. Tulong sa inyo po. Tapos po yung sa remaining na sahod po ni Alona po, aasikasuhin natin yan at ibibigay namin sa inyo. Kaya po keep in touch po, tatawagan po namin kayo. Maasahan niyo po yun. Ha 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 ha.
Nanay, Sir Chris, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ni Ma'am Alona. Kasama ko rin po ang AXIS po para magbigay po ng mensahe po sa inyo pong pamilya. Condolence po sa ngalan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfat ng AXIS Party List. Kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ni Ma'am Magkawili. Sa AXIS po, maraming salamat po ma'am. Dahil po sa inyo, yan po, naiuwi po yung labi po ng asawa ng anak ko po. Maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat po. Hindi dahil po sa inyo, hindi ko may uwi po yung asawa ko, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Ama. Ama ko. Nakita niya na ko, ma'am. Wala yun. Magpakatatag ka, anak.
meron pa yung anak mo, doon ka mag-focus. Kaya mo yan, anak. Andito yung mga tumutulong sa inyo. Dito kami, mga nanay at tatay ni Alona. Hindi ka namin kayo papababayaan. Dito lang kami, anak. Yeah, Alona. Wala ka naman na dito. Andito po, andito kami. Hindi namin pababayaan yung anak mo. Pumunta ka sa abroad para sa pangarap mo sa pamilya mo. Ganyan naman ang nangyari sa'yo, anak. Hindi namin pababayaan ang mag-ama mo. Una po, nakikiramay po ang programa po namin, lalo na po si Idol Senator Raffy Tulfo sa nangyari po kay Alona. Saan pa po kayo galing po, Nanay Lina? Sa Barangay San Antonio po, ma'am. Kawayan? Kawayan. Opo. Kamusta po siya bilang anak niya po, Nanay? Paano po maglambing po sa inyo si Alona? Naragsak, ma'am. Saka masipag, maligaya anak. Talaga wala akong makon ka sa kanya. Ang bait, lahat ng ugali ng isang anak. Noong nandito pa ho siya, Nanay, sa Pilipinas, ano po ang pangarap daw po niya sa inyo pong pamilya? Mabigyan kami ng pera daw, ganun. At saka matapos yung bahay niya, ganun. Ganun, ma'am. Yung sinasabi niya. Tatay, ano ang mensahe na nais niyo pong sabihin kay Idol Raffy na ngayon po tumulong po sa inyo na makasama po ninyo si Alona? Sabi ko kay Raffy, maraming salamat po sa kanya at natulungan na po yung anak ko. Yan lang ang gusto kong itulong sa kanya. Marami pang naitutulong na si Raffy Tulfo sa anak ko. Yan lang. Ma'am Edita, magandang araw po. Magandang araw naman po. Opo. Noong nga siya po ay nag-abroad, ma'am, ano po ang nabanggit niyang mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya? Ang nasabi po niya sa akin noon, ma'am, ang dami-dami po niyang pangarap. Ano pa ba ang gusto mo? Sabi ko, ba't nandiyan ka pa? Eh, nag-iisa pa lang naman yung anak mo. Tapos nandiyan na, mayroon ka naman ng naumpisang bahay. Sabi ko, ano pa ba ang gusto mo, Mang? Ang hirap-hirap kasi ng buhay dyan sa Pilipinas. Wala akong mahanap na trabahong maaganda-aganda ng sahod. Kaya, Mang, pagtiisan ko na lang po muna dito. Kasi lumalaki na po yung anak ko. Gusto ko pa talagang mabigay sa kanya kung ano yung gusto niya. Ano ang mensahe mo sa kanya, kay Alona? Anak, nagpapasalamat po kami una-una sa Panginoon. Pangalawa, kaysa sa kasama po ni Sir Raffy. Raffy Tulfo, na siya po, sila po talagang tumulong para ikaw ay maiuwi. Kasi hindi na po talaga namin alam noon. Nag-uusap-usap na po kami itong mga kapatid niya kung paano po namin siya maiuwi. Wala akong masabi sa kapatid ko. Kasi ako yung pinakapahay. Lumalapit siya sa akin kung anong kailangan niya, kung anong gusto. Nagsasabi sa akin, nagpapasalamat ako kasi kahit na bata pa, pero napakataas yung pag-iisip niya. Napakataas ang lawak-lawak ng kanyang ano. Kaya, kasi,
Basta nagpapasalamat ako sa kapatid ko. Kasi pinapatatag niya lagi yung sarili niya kahit malayo. Sinasarili niya yung ano. Hindi siya nagsasabi pero... mahal na mahal namin siya. Sobrang mahal na mahal. Idol, sobrang pasasalamat ko po talaga kasi wala po talagang sumagi sa isip ko na ibang tao na tutulong sa amin kundi ikaw. Kaya ikaw po ang nilapitan po namin, sir. Maraming maraming salamat. Hindi pa po natatapos lahat nito pero andyan lagi po kayo. Maraming maraming salamat po hanggang naiuwi po ang aking kapatid. Kayo po yung tumulong sa amin. Ngayon, kasama na po namin siya. Maraming salamat po, sir. Nasalubong namin siya ng maayos. Naiuwi po ng maayos ang kapatid ko. Kaya maraming salamat po sa inyo, sir. Saludong-saludo po kami sa inyo, sir. Maraming salamat, sir. Ang masasabi ko lang sa'yo, Ading, mahal na mahal ka namin. Kung ano man yung naiwan mo, tutulungan namin ang inyong pamilya, ang iyong anak. Huwag ka nang mag-alala, Ading. Kami nang bahala sa iyong anak. Ading, kung Alona, kahit wala ka na, nandito pa rin sa puso namin. Dala na namin yung mga forms. Opo. Para as soon as possible, may i-release na namin sa kanila yung social benefits. Makakatanggap naman ng 120,000 pesos from OWA. And then yung financial assistance ng hanggang sa yung pag-aaral ng anak nila for educational assistance hanggang makatapos ng college. And then meron ding pangkabuhayan package para sa naiwang pamilya. So, we have also been coordinating with the agency kasi covered din si Alona ng mandatory insurance. So, naipaliwanag na rin kay Chris yung that he will also receive $10,000. Yung itinawag sa amin na yung ano niya, yung cost of yung kabaong, parang ganon. Actually, I called immediately yung agency kahapon and negotiating with them through the employer if the employer will provide. Kasi 63,000 yun. So, iniparating ko sa kanila. Mamaya tatawagan ko si agency kasi mukhang maiwo-work out naman yun para mabawasan yung problemang pinagdadaanan nila. And then, if we can talk to the St. Peter, oo, kakausapin natin yung St. Peter para kung paano maisaayos para hindi na siya masyadong mamroblema pa sa mga gagastusin at yung mga pangangailangan. Maraming salamat po, ma'am. And alam naman natin na pinagdadaan. Alam mo, he's still young and taking sole responsibility sa anak niya. Siyempre, mabigat din yun, no? And bibisitahin din namin siya siguro once in a while para i-comfort or kaya alamin kung ano yung sitwasyon niya, ano pa yung mga needs niya. Tututukan natin. Maraming salamat po, ma'am. Tututukan natin yun. Actually, nakausap ko na yung agency kahapon. Kung maaari expedite. Kaya sa amin, sa aming party, dala na namin yung mga forms na dapat nilang fill upan para we can expedite yung release at lahat yung mga assistance. And kinukuha na rin po namin yung requirements ng insurance sa agency para mapabilis din po. Na-identify din na po namin yung insurance company. This is the Coco Life. So we will closely coordinate lahat.
till the